Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So for fire sign po ito, Aries, Leo, Sagittarius, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. For fire sign, please. For fire sign, please. Thank you, spirit guides, angel guides. Let's start your reading. Fire sign. Current situation mo. Flower. You don't want to talk. Ayaw magsalita. You're prioritizing something here. Meron kang mga bagay na pinaprioritize. Ayaw mo makipag-communicate dito sa person mo. You're trying to release your person. Gusto mo yung person mo eh. I can see you with the star na gusto mo siya, pangarap mo siya. It's just that hindi mo kayang humarap ngayon sa kanya. Like maybe ayaw mo makipag-communicate. Ayaw mo kausapin itong person ito. Maybe wala kasing masasabi sa kanya, or maybe regarding your new beginning for some of you. Medyo nagiging mahirap para sa iyo yung beginning nito kasi either nagiging, pwedeng nararamdaman mo nagiging pabigat ka sa iba, marami ang nagdadala sa iyo. So, mahirap, parang nahirapan ka mag-grow, okay? You're having hard time dito sa pag-find ng iyong balance, kaya parang ibang tao yung nakikisama sa iyo, tumutulong sa iyo. And medyo mataas ang tingin mo dito sa person na ito. Nakakonnect mo. But you're still trying, no? Kaya lang ngayon, aminado ka na, nagtatry ka sa magsimula, mulit sa simula, pero alam mong kailangan mo ng iba, ng mga tao dyan sa paligid mo na makakatulong sa'yo. Okay? Person na ka-deal ni fire sign, please. Person na ka-deal ni fire sign. Spirit guides, angel guides. Sino tong person nakakonnect ni fire sign? Spirit guides, angel guides, person nakakonnect ni fire sign. Thank you. Person nakakonnect ni fire sign, please. Person nakakonnect ni fire sign. Bottom of the deck, we do have here the potion. Okay, I just saw the number 44. Person nakakonnect ni fire sign. Homeward. This person is actually open. Dito sa connection na ito, this person is welcoming you. Wine-welcome ka niya. Like, gusto niya ng happily ever after with you. Forever with you. Gusto niya yan. And itong person na ito might be... I feel like a person who is more than ready sa kung ano man yung, kung just in case taharap ka, datating sa kanya, ready siya para sa'yo. And, ina-enjoy niya lang kung ano man yung ending na nangyayari sa inyo nitong person na ito. So, maybe may disconnection, may pagkakalayo, pero ina-enjoy niya lang. Maybe, sabi ko nga sa'yo, prepared yung person. May bumalik ka sa buhay ko, prepared ako kung dadating ka or babalik ka. You do have here the dragons, slay them all. This person is willing to take the risk for you. Kung kailangan mo ng protection, o protektahan ka niya. Kung kailangan mo ng, maybe yung iba sa inyo, hindi ako stable. Kunwari ganun, ano? Hindi ka stable, financially hindi ka okay. Willing siyang mag-provide para sa'yo. This person is, sabi ko nga, more than ready to protect you. And even yung sarili niya, nare-ready niya para sa'yo. This person is embracing you wholeheartedly. Wala siyang hinahanap sa'yo. Hindi kanya pinaghahanapan ng kahit ano. Basta bumalik ka lang, dumating ka lang sa buhay niya. Buong puso kanyang tatanggapin dito. Kahit marami ka nakikitang kakulangan sa sarili mo. Willing siyang punuan lahat ng kakulangan na yun. Challenges. What are the challenges between the two of you? Challenges, we do have the castle.
3, someone here is letting go. Princess, you cannot be your own knight. Ito ang hirap kasi someone here kailangan ng tulong pero tinatry niyang. De, ayoko. Hindi ko kailangan ng tulong. Parang ganun. Pero deep inside, alam niya sa sarili niya na kailangan niya. Hindi ko masabi pero ang energy is that is you. Pero roles can be reversal. So, nakikita natin na parang although kailangan niya ng tulong, nagmamataas siya, hindi, kaya ko to. Ganyan. Kakayanin ko kahit wala itong taong to. But, someone here is releasing. And that could be your person. Nire-release ka niya, hinahayaan ka lang niya. Pero sabi ko nga, open arms siya. Natatanggapin ka just in case bumalik ka. Pero kung siya yung hahabol sa'yo, hindi niya gagawin yun. Hintayin niyang ikaw yung kusang lumapit, gumawa ng actions. And ang challenges dito is yung pag-heal, no, sa connection na ito. You do have the universe, yeah. We're all just stardust. I feel like yung challenges pa dito is kasi parang isinasa, kumbaga iba yung sinasa, ipinapag sa, ano yun? Isinasa Diyos na lang, parang pinagpapasa Diyos na lang, ayan. Kung ano yung connection na to, bahala na lang si Lord, bahala na lang in the future kung magiging kami. Ano ang gustong mangyari ng person mo? Okay, gusto niya mangyari, you do have the feather. Feel like gusto niya pag-aanin ang buhay mo. Ayaw niya nahihirapan ka. Kaya ka nga niya gustong tulungan. Sandress is here, do it for you. Pero at the same time, gusto rin naman niyang mag-come out ka sa iyong comfort zone. Pwedeng nakikitaan ka niya ng opportunity na actually, kaya mong maging ganito, kaya mong maging ganyan, kaya mong maging successful kahit wala ako, kaya lang hindi mo kasi ginagawa to. Ay, may mga alam siyang kaya mong gawin na hindi mo ginagawa sa sarili mo na na pwedeng magbigay ng opportunity or tulong sa'yo. Parang gusto niya gawin mo yon, wag yung dun ka sa nakasanayan mo. Parang gusto niya lumabas ka din sa comfort zone mo. Okay? You do have the sun. Okay? So, actually, gusto ka niya maging masaya. And kung hindi siya ang makakapagpasaya sa'yo, okay lang. Hindi siya nag-expect. Basta ang gusto niya yung happiness mo. Okay? What do we have here sa iyong near future outcome nitong energy nito, nitong connections or reading nito, anong outcome for fire sign please? Ang outcome is that we do have your raindrops. By the way, nakakita ko ng Christmas lights or fire, ano to, yung paputok, firecracker. Basta yung paputok na nasa itaasa yung, ang tawag doon? Hindi ko mabanggit. Basta yung pag New Year, yung paputok na nasa sky. Anyway, raindrops. Nasa dulo ng dila ako pero hindi ko mabanggit eh. This could be a reading, something to do with that. Raindrops and the voyage is here. In the near future, nakakita tayo ng pagtitake ng chance dito sa connection na ito. I can see someone here na magta-travel. Maybe clarify this voyage, please. Yeah, may pagta-travel dito. This person will try to destroy something na very beautiful. May ita-try siyang i-destroy na sobrang ganda.
And what is that? Maybe someone here would try to destroy yung mga taong nagko-control sa'yo or nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng reconnection sa inyong dalawa. Yeah, this person, we do have the nostalgia. And I feel like this person clearly, no, kaharap mo siya pero lumilipad ang isip niya. So may pag-aharap sa inyong dalawa pero ang iniisip niya na is yung future ninyong dalawa. Like, ba't lumilipad ang isip nitong taong to? Magulat ka, ba't nakatulala siya? Ba't siya nakatitig sa akin? Because this person is dreaming of something else sa inyong dalawa nitong person ito. Lumilipad ang isip niya pagkasama ka niya. And that would happen in the near future between the two of you. Meron kayong i-create na something here na magkasama kayo, like maybe a project. Pero may mga bantay. So hindi yung kayong dalawa lang. There's people around you. So pwedeng get together, reconciliation na may ibang tao pa. Okay? So anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.